So mga bok, for today's vlog, pupunta tayo ngayon ng Hallstatt, Austria. Medyo antok na ito pa nga kami kasi galing kami ng midship, pero kailangan namin gumising ng maaga. Gawa na mag-aayos pa kami ng mga babaunin namin para budget friendly tayo sa ating gala. 6:30 pa ang pick-up time, kaya dito po na kami sa loob ng station. Medyo malakas kasi ang ulan sa labas. Pero maya-maya lang, lumabas na rin kami ng station. Kasi nga, malapit na rin yung time ng departure. Wow naman! Wow! Wow! Hinihintay na lang namin sabihin sa amin kung saan bus kami sasakay at anong seat number namin para makapasok na rin kasi medyo lumalakas na rin kasi ang ulan. At ito na nga, nakababa na kami ng bus. Sabi pa nga ng tour guide, 4 to 15 minutes, we'll meet you. Ang pagkakaintindi namin, 4 to 15 minutes lang kami mababa saglit. Pero yung pala, iiwanan na kami ng bus. So lahat ng mga gamit namin, nasa loob ng bus. Wala kaming dalang jacket, wala kaming dalang tubig, wala kaming dalang payong in case na umulan. Kaya kahit pambili ng mga souvenir, hindi namin magawa. Paano masabi? Dahil cash only lahat ng payment dito. Walang contactless payment. Yung tour guide kasi namin, hindi masyadong niliwanag. Ang pagkakasabi niya kasi, 4 to 15 minutes. Ang ibig sabihin pala niya, 4 o'clock and 15 minutes. Diba, ang layo. So, tuloy ang buhay, tuloy ang lakad. Ayan, buti na lang nakasama pa ang panahon. Medyo mainit-init pa ngayon nung lalakad kami. Medyo matagal-tagal din ang biniyahe namin. Nasa 6 hours din ang biniyahe namin. Kaya medyo masakit na rin sa likod, tsaka sa puwet. Hindi na nga namin malaman kung paano kami pipesto. Tapos ang malupit pa, isang stopover lang kami. Okay lang sana kung may naka-built-in na CR. Kaso out of service. Kaya talagang tiis ang pagkain din sa loob ng bus at pag-inom. Maniniwala ba kayo na ang population lang daw ng village na to is 900? At sa loob daw ng isang araw, ay nasa 1 milyong turista ang pumupunta dito. Kilala rin ang Hallstatt sa salt mining na nagsimula pa noong 1300 BC. At hanggang ngayon, ipinagpiputuloy pa rin nila ang tradisyon na yon. At nabansagan din silang the oldest salt mine in the world. Marami rin nagtatanong kung saan mas malapit ang Hallstatt. Kung sa Vienna ba o sa Salzburg? Well, ayon kay pag-ibigan kong Google, mas malapit ang Salzburg kay Hallstatt kaysa kay Vienna. Kaya ako pupunta kayo dito, mas mabuti nang magdala kayo ng maraming extra para pag may mga nagustuhan kayo, mabibili nyo. Kasi hindi nga kayo makakabili dito na by contactless payment, kundi cash only. Ulitin ko ah, cash only. At ayan na nga ang bata, kahit apuyat-apuyat pa yan, tuwan-tuwa pa rin sa kanyang mga pinupunta sa lakad ng lakad. Bibong-bibo na naman siya. At sabi nga niya, buti na nga lang daw, nakakasama siyang magala. Nararating niya kung saan sa ang mga parte dito sa Europe. Eh yung mga kasama namin sa gitna ng itan, nagpapadyak para daw ma-experience nila. Ako kasi hindi ako talaga humihilig sumakay sa mga ganyan, lalo na sa mga pantubig, talagang natatakot ako. Ewan ko ba may phobia? Naliligo naman ako. Char. Sobrang init na rin ng mga oras ito at nakakaramdam na rin kami ng gutom kasi iba't ibang klaseng amoy yan na aamoy namin. Puro masasarap na pagkain na. At sa wakas, nakarating din kami sa pinakadulo. Pagkatapos daw, napakalayong lakarin. Hindi naman mapalayo pero marami kasi pasikot-sikot kaya medyo natagalan din kayo bago makarating sa dulo. Dahil nga malayo pa yung oras namin at 4:15 pa nga kami pipikapin dito, kaya naginap na kami na pwede pa namin puntahan dito at ma-explore. Natong at narating namin yung simbahan na to na hindi namin alam kung para saan ano yung mga nasa labas niya na para may mga cross kasi pinagbabawal din nilang pabidyuhan at papicturan. Medyo makulimlim na rin kaya nagmamadali na rin kami makababa at baka buta kami ng ulan dito sa taas. Hindi nga ako nagkamali, bumuhos na nga ang ulan at yung mga kasama ko nga hindi na nilating yung dulo dahil nga ang lakas talaga ng ulan na. Bago kami bumalik ng Prague, dumaan muna kami sa dito sa Gosau Lake. Ito na daw ang huling destination ng aming tour. Diyan na nga lang kahit papano nakisama pa ang panahon, tumila ang ulan, lumabas pa si Haring Araw. Kaya yan, makapagpag-picture pa kami kahit paano. Binigyan nga lang kami ng 30 minutes kasi nga medyo na madami nang nawalang oras dun sa paghahanap ng isang lahing yun. Kaya yan, sinasamantala namin ang pagpipicture. Makikita nyo, ang ganda-ganda naman ng view, di ba? Kaya kanya-kanya kami yung pwesto dyan. Pwesto dito, pwesto doon, picture dito, picture doon. Siyempre, 30 minutes eh. Sulit pa rin naman kahit papano nakapag-picture-picture pa rin naman eh. Kahit 30 minutes lang yon, alam naman ng Pinoy, gumagaparaan talaga yan. Pwesto-pwesto dito, pwesto-pwesto doon. Pero nung nasa bus na kami, mga talaga nang parang nagbagsakan na yung mga katawan namin, talaga napagod na kami. Na parang gusto talaga kami humilata. Yun nga lang, hirap na hirap kami yung pumesto sa bus dahil ang sikip talaga ng bus. Hindi kami magkasya kung paano kami ipopesto. Pero at least experience, di ba? Kahit pa paano, na-enjoy. Yun lang po. Bye!